Anong barangay ho kayo? Anong barangay kayo? 254. Anong barangay? 254. Boss, anong barangay ho kayo? 364. Kayo po. Ma'am, anong barangay kayo? 254. Alright. Simula na po ngayon ang distribution ng 1,000 pesos bawat pamilya dito sa lungsod ng Maynila. 568 families po. 568,000 families po ang nakalista rito. At ngayong araw po ang distribution. Ayan na po ang ating punong alkalde. Good morning. Fortunate that most of you came early, which is very important because every now and then time is of the essence, no? Kamusta kayo? Huwag kayong magkakasakit, ha? Mga representative po ito ng iba't ibang barangay. Kailangan ko kayo. May kasama ho silang mga police sa distribution. Nandito ang pamahalang lungsod. Sa distribution sa bawat barangay, kasama ho ang mga pulis. Na ang inyong pamahalaan ay hindi tumitigil. Yes, kasama kayo. 598, lahat ng barangay ho kasama rito. Kaparaanan. Barangay 684, kasama rin ho kayo rito. Lang natin sila kasi para mabilis tayo sa sila ho ay mga kinatawan ng mga barangay. Nakalive tayo sa Facebook ni Mayor Isko. Ayan, mga barangay officials ho. Ano barangay ho kayo? 76 po. Okay. Sila ho yung kukuha ng pondo bawat barangay. Okay. So anyway, one thing is for sure, your city government will never stop attending to the problem. Itong bagong gawang ordinansa, what we call CACAF 2020, wherein almost the same thing na pinagagawa ko sa inyo, kung natanggap niyo yung memo last week about how can you redirect your appropriation for the year 2020. So if I ask you something, we want to show you also that we can do it. So what we did is lahat ng pagawain kami, kalsada, halos kinulaps namin at inamenda namin dahil ang gusto ko nga maabot natin ang lahat dahil maraming hirap at pagod, sisi, lahat na sinasalubong ninyo, naunawaan ko ang katatayuan ninyo. Mahirap ang sitwasyon na ito. Walang may handa. Ultimo Estados Unidos, hindi naka, kahit sinong bansa. But what matter most is that your city government, we will be relentless in addressing the situation. Ang kausap po ng ating punong kayong alkalde mga ay ang dito, mga punong barangay. Ngayon, dalawang klase ito, no? Batch by batch. Para magkaintindihan tayo. Merong mangyayari, yung iba
didiliberan ng cash ngayon sa kanilang barangay. Yung mga nandito, yung hindi maaabot today, kaya hindi ako pumayag, kaya kayo pinatawag. Dahil I think 3 weeks is already enough for you to keep on waiting. Dahil alam naman ninyo at nababalitaan ninyo na ibang barangay nakatanggap na ng food pack. Now, again and again, wala tayong problema sa perang pambili ng food pack. 521, kasali kayo. 276, salamat sa Diyos. Kayo. Dahil naging masinop naman barangay kami. Barangay 779, kasali kayo. Lahat ng barangay, kasali kayo. Mas mabilis po ito. Kaysa at ang maganda rito, dahil sa tulong ng barangay, naging maingat naman ang delivery ng food pack. Dahil sa tulong ng mga barangay opisya. Okay. Now, ano ang naging problema? Supplies. Kaya mabagal ang pacing. So we thought, para maakap lahat, as soon as possible, naisip namin, ba't hindi na lang cash? At sabi nga, nakasabi ang English, good things come for those who wait. Bakit? Yung mga nakatanggap na ng food box, humigit ko ulang mga more or less about 400 pesos yun, yung halaga nun. Kayo naman mga hindi pa nakatanggap, tatanggap naman 1,000 pesos galing sa city government based on the list that you have submitted. So ibig sabihin, yung parang nakuha ninyo, halos doble ng mga nakakuha na. Tama mali? Okay. So, tanong. Ulitin ko para lagi maliwanag tayo kasi tatanungin kayo eh. Tatanungin kayo ng mga constituents nyo. Okay. So ngayong araw na ito, tatapusin kong pilit at sisigurado kong pilitin namin tapusin today. 544 barangays. Kayo yun. Kaya may nangyayari ngayon at may mangyayari sa kani-kaniyang barangay. At may nangyayari sa Rodriguez Hall. Sabay, sabay. Okay. Ngayon, paano kami mga nakatanggap na ng 1,000? Makakatanggap pa ba kami ng food box? Tama, yun ang tanong nyo sa isipan ninyo. Ang sagot, opo. Ang tanong, kailan? Ulitin-ulit ang sagot. As long as may dumarating na supplies, ibababa sa inyo. Ibig sabihin, siya nakatanggap na ng box, siya hindi pa, siya ngayon makakatanggap 1,000, tapos, pagkatapos yung tumanggap 1,000, yung mga nakatanggap na ng box, makakatanggap din ng 1,000. So, ang matatapos hanggang Miyerkules, bukas, o Huwebes, the most, 896 barangay. Mabibigyan ng 1,000 per family. So, ibig sabihin, paano naman siya? O darating din sa kanya yung food box as we go along. Okay? Paliwanag o? Para pagka tinanong kayo ng constituents nyo, kasi siyempre, alam mo naman,
magkakatanungan yan. Tanong, kung ang sinumitin nyo sa amin, X number of families, let's just say 300 families, ang ibibigay sa inyo ng gobyerno ng siyudad ng Maynila, 300,000. Kung ang binigay ninyo, 1,000, ang ibibigay sa inyo, 1 million. Kung binigay mo 2,000 families, 2 million. Kwentas claras para lahat maakap ninyo. So, ang nasa amin, na nilista ninyo, sa ngayon, 568,000 families. Sa official ng 2015 records, 350,000 families. So ano ibig sabihin? Mas dumami, pero ito maganda. Kung anong binigay nyo, yun ang tutugunan namin. Butante hindi, kaibigan hindi, kalaban na kapatid, wala tayong binibigay. At ang patanayan ngayon sa mga sarili ninyo, dahil nakabalita na kayo, na kahit kalaban, misan na kumipan. Misan yung kakampi, hindi pa nabibigyan. Kasi wala talaga kami yung tinitingnan. Binabase namin, ilan ang dumating ngayon? Ilan ang pwedeng ma-maximum na barangay? So, tuloy-tuloy lang ito. So, maliwanag sa inyo lahat? Maliwanag sa atin? O, yun. Yun lang ipaliliwanag niyo sa ating mga hindi pa nakakatanggap ng food box. Tanong. At mayor na hindi perfecto ang barangay. Nadidelay lang tayo sa delivery ng food box sapagkat yung pagdating maraming ng mga supplies ay kinakapos din dahil sa quarantine. Yung mga nagtatrabaho sa mga pabrika, nabawasan din. Iyon ang pinaliliwanag. Ngayon, kayo. Krisis. Ngayon, ang suliranin pangkalahatan. Kaya aakapin natin ang lahat. Kaya sana, kung yun ang nakikita nyo sa siyudad ng Maynila, sa pamahalaang lungsod, ganun din ang umiral sa inyong mga puso. Pilitin nating akapin ang lahat. Dahil ang bituka ng mayaman, bituka ng middle class, bituka ng mahirap, pagdating ng alas 12, kakalam. Pagdating ng hapunan, kakalam. Tama, mali. Kaya pipilitin natin na kami. Ito po yung mga kinatawa ng mga barangay. Sino ba kayo? Excited kayo? Yung distribution ay may kasamang pulis sa bawat barangay. Kaya ho sila nandito. Mag-iingat kayo. So salamat kay General Miranda. Kasama ho sa distribution. Dalawang chairman na natin ang namatay. Sa loob lamang ng ligod to. Nakakalungkot siguro sa stress, pagod, puyat, mahirap ang trabaho natin. Pero, walang aasahan ng tao ngayon kundi tayong mga halal ng bayan. Kaya ibinabalik ko sa inyo ang pagtitiwala. Ang paniwala ko, hinalal kayo ng taong bayan kasi kayo ang gusto ng taong bayan. But in political perspective, hindi lahat gusto kayo. Tama? Pero huwag niyong intindihin yun. Ang importante sa atin, balang araw, magpapantay ang mga paa natin, tatanungin tayo sa may taas. Ano ang ginawa mo sa kapwa mo sa oras ng kanyang kalugmukan? Yun ang gusto kong namnamin nyo bawat isa. Ikutin natin sila, kalapin natin sila, pilitin natin na matulungan ang lahat. Hindi perpekto, pero ang importante,
yung intention. Okay? So, meron lang ako isang bilin, ha? Isa lang to. Sa lahat ng ito, lahat gagawin namin. Dito ako nakatira. Since day one. Yes. Hindi naman obvious, eh. Yes. Kasi, hindi ko kayo kaya iwan. Mahirap. Pero, naniniwala ako sa tulong nyo, sa sama-sama nating gawain. Sama-sama. 1,000 po ang ibibigay. Walang asul. Walang 500. Walang pula. 1,000 po dilaw, ang ibibigay simula ngayong araw na ito. Akapin natin ang mga nasasakupan natin. Sa 896 kaya, na sa barangay, inyo sa araw na ito, more than 500 wala barangays ang makakatanggap. Sabay-sabay po yan. May kasamang pulis. Ang alkalde ng isang lungsod ay magtiwala sa iyo na magbigay ng milyon. Literal. Walang gumawa. But ako, sabi ko sa inyo lagi, naniniwala ko, kayo, nung panahon na naisipan nyo na sumama sa public service, yung araw na yon, ang paniwala ko, ang gusto nyo lang talaga, maglingkod. Ibalik natin yung unang araw na yon na nagdesisyon tayo na sumali sa public service. Yun ang mga kausan. So, ang pakiusap ko, simple lang. Anong panawagan ng national government? Social distancing, curfew, at quarantine. Para natutupad natin ito, You know how we operate. But this time is unique, very unique, because we have to continue to follow the guidelines. So, pag-iusap ko lang, kung nabalitaan mo paano dinidiliver yung goods, ganun din yung cash. Nanggayang na tayo sa bahay. Itiisin lang natin yung pagod. Ang masarap lang dito, ito yung pagod. Pagod tayo, pero alam namin sa puso, sa isipan, ginampanan namin yung ating buhay. Hindi sapat, maaaring kulang, pero walang bangla. Lahat nito. So, muli, maraming salamat sa mga dumating na maaga. Maraming salamat sa dumating sa takdang oras. Baka lang hindi ngayon sanay na nagdating naghihintay dito 3-5 hours. Basta po sa amin, at may sinabi ng oras, dumating lang kayo sa malaking bagay na sa akin nyo. Kasi, pagtapos nyo, siguro ilang minuto lang, District 4, 5, and 6. So, mag-ingat kayo, ha? Kaya nyo ba mag-ingat? Oh. Paano na ako pag wala kayo? I cannot do it alone. I need you. I need each and every one of you. I want you to be healthy. I want you to be safe. To take care of our people. Kasi umaasa sila sa atin. Ngayon natin pakita. Maynila, dalin mo ang bandila. Yan ay mga salita sa awit ng Maynila. Kaya ipakita natin, at ako talaga, kahit ano pa, hindi ko inintindi. Sabi ko, pagkatiwalaan ninyo ang barangay. Pagkatiwalaan natin sila dahil sila'y halal ng bayan. Meron tayong mga hindi pagkakaunawa sa ilan, wala akong pakialam. Ngayon, ang importante, pakikita natin. Tingnan natin kung talagang may bahid ng politika o wala. Because the thing speaks for itself. So I need you, at pagin naging successful ito, pag naging successful ito, may awa ang Diyos,
gagawa pa ako ng iba pang paraan para sa iba pang linggo. Ha? Kayawan Diyos. Kayawan Diyos. Hindi ako titigil. Basta wag lang kayong magkakasakit. Masaya na ako. Kailangan ko ang pakikiisan yung lahat. Ha? So muli, good luck. Mag-uumpisa na tayo. Tatawagin na kayo sa isa. Ready na yung tsape. Mag-ingat kayo. May mga pulis ako para may makatulong kayo. Okay? May pulis din sa barangay ninyo. Most likely. Ha? Ingat kayo. Thank you. Manila! God first. Thank you.